Minasang, konnichiwa. God bless you po sa inyong lahat at welcome po sa lesson 18. Ang gagamitin po nating conjugation po ng verb dito sa lesson 18 ay naka-dictionary form. Kaya po, i-advise ko po ulit kung nakalimutan nyo po o hindi nyo pa po napapanood yung video po natin tungkol po sa pagkuha ng verb dictionary form, maaari nyo pong balikan at panoorin po ito. Kasi kung hindi nyo po alam kung paano pagkuha ng verb dictionary form, mahihirapan po ulit tayo sa pagpasok dito kay lesson 18. Ang una po nating pattern na pag-aaralan sa lesson 18 ay noun ga dikimas. Ang ibig sabihin po ng dikimas ay kaya. Ang ilalagay lang po natin sa unahan ay noun. Ito po yung group 3. Tatanggalin po natin yung shimas doon or yung verb. Yung noun lamang pong matitira, yun lang po ang ilalagay natin dito. Pangalawa po, verb dictionary form, susundan ng kotoga dikimas. Ang ibig sabihin pa rin po ng dikimas dito ay kaya. Ang ilalagay po natin sa unahan ay verb dictionary form po lamang. Para mas maintindihan pa po natin ang pattern na to, basahin po natin ito. The verb which expresses ability or possibility is dikimas. Pag sinabi pong possibility ay bagay na maaaring mangyari. Ilalagay nyo lang po sa unahan. Or ability. Abilidad or kakayahan, galing or kasanayan man po, dito nyo po ilalagay po yan sa unahan. Bibigyan po natin ito ng halimbawa. Example na po tayo. Unahin po natin yung noun ga dikimas. Kaya kong mag-drive. Ang pinaka-noun po natin itong mag-drive. Ang ibig sabihin po na mag-drive ay onten. Siya po ay onten shimas. Tatanggalin natin yung pinaka-verb niya. Kaya ang natira ay onten. Tapos lagay na po natin yung ga at yung dikimas. Ito po yung noun nyo. Onten ga dikimas. Kaya kong mag-drive. Kung gusto nyo pong ilagay yung tao, halimbawa ikaw, watashi wa onten ga dikimas. Ngayon po, kung gusto nyo pong ilagay kung anong klaseng sasakyan yung kaya yung i-drive, gawin po natin ganito. Unahin nyo po yung halimbawa kuruma. Tapos onten, ang particle niya ay no. Kasi noun ng kuruma, noun din po ito. Onten ga dikimas. Kuruma no onten ga dikimas. Ibig sabihin, kaya kong mag-drive ng sasakyan. Ito na po yung pinaka kaya nyong gawin. Mag-drive ng sasakyan. Yung sa taas, kaya kong mag-drive. Next example po natin ay, kaya ni Kim sumayaw. Lagay natin si Kim. Kimusang wa. Ang kaya ni Kim ay sumayaw. Ang sumayaw po ay dance. Tapos, sunod na po natin yon. Ga dikimas. Pasahin po natin. Kim sang wa danso ga dikimas. Next po natin ay kaya kong magluto. Ang magluto po ay ryori. Tapos yung ga dikimas. Ryori ga dikimas or watashi wa ryori ga dikimas. Ngayon po, gawa naman po tayo ng example na naka-negative siya. Hindi ko kayang mag-nihongo. Ang noun natin ay nihongo. Nihongo ga. Tapos yung mas, gagawin mo lang pong negative. Magiging dikimasen. Nihongo ga dikimasen or watashi wa nihongo ga dikimasen. Confirmative question po tayo. Kaya mo bang mag-tennis? Tenesu ga dekimasu ka? Tenesu ga dekimasu ka? Kapag oo, hai, kopya lang po yung ating verb. Hai, dekimasu. Ibig sabihin nito, opo, kaya po.
Kapag hindi, iye, de, ki, yung mas palitan ng negative, magiging masen. Iye, de ki masen. Ibig sabihin po, hindi po kaya. Pattern number 2 na po tayo. Ang pattern number 2 po natin ay verb dictionary form. Susundan po siya ng kotoga dikimas. Ang ibig sabihin pa rin po ng pattern na ito ay kaya. Ang mga example po natin gagamitin ay manggagaling po sa mga naunang lesson po natin. Yung pinaka-verb lamang po nila ang ating aayusin. Kasi ipapasok po natin sa ibang pattern. Halimbawa po, kanji o yumimas, magbabasa ng kanji. Ngayon po, dadalhin natin siya sa salitang kaya kong magbasa ng kanji. Kanji o. Yung yumimas, kikilalanin po natin kung group 1, group 2, or group 3. Ito po ay group 1 kasi naka-E-line. Tatanggalin po natin ito. Kopyahin po natin yung yo. Ang rules po ng group 1, yung E-line papalitan ng U-line. Ang U-line ng mi, ang kagrupo niya ay ma-mi-mu. Kaya magiging mu. Naging yomu. At ilalagay na po yung pattern. Basahin po natin. Kanji o yomu kotoga dikimasu. Kaya kong magbasa ng kanji. Ngayon, kung gusto mong ilagay yung salitang watashi wa, wala pong problema. Example pa po tayo. Hiragana to, katakana o kakimas. Ibig sabihin, magsusulat ng hiragana at katakana. Gawin po natin siyang kaya kong magsulat ng hiragana at katakana. Tapos po yung kakimas, kikilalanin po natin ito kung anong grupo. Group 1 po ba, group 2 or group 3. Ito po ay E-line, kaya ito po ay group 1. Ang rule si group 1, tatanggalin po siya. Kunin po natin yung ka. Tapos po yung ki, papalitan natin ng U-line. Ang kagrupo ng ki ay ka, ki, ku. Kaya sa ku po natin siya ipapalit. Naging kaku. Tapos po, lagay na po natin yung ating pattern. Basahin po natin. Hiragana to, katakana o kaku kotoga dikimasu. Kaya kong magsulat ng hiragana at katakana. Ang sunod po nating example, ito po yung maaaring mangyari ang isang bagay. Yung possibility po. Ang example po natin ay kado de haraimas. Magbabayad gamit ang card. Gawin po natin maaaring magbayad gamit ang card. Kado de. At yung haraimas po, titingnan natin kung anong grupo. Group 1 po ba, group 2 or group 3. Ito po ay E-line, kaya ito ay group 1. Tatanggalin po natin siya. Sulat po natin ang hara. Tapos yung i, papalitan po natin ang u-line. Ang u-line ng i, kagrupo niya ay a, i, u. Naging harao. Harao. Plus, kotoga, dekimasu. Basahin po natin. Kado de harao kotoga dekimasu. Maaring magbayad gamit ang card or pwedeng magbayad gamit ang card. Ang next example po natin ay oketsuke de okane o kaimas. Ibig sabihin, magpapapalit ng pera sa reception. Place of action ay reception po, kaya partikel de. Gawin po natin, maaring magpapalit ng pera sa reception.
At yung verb natin, kilalanin natin kung anong grupo. Group 1 po ba, group 2 or group 3. Ito po ay naka-A-line, group 2 po ito. Ang rules ng group 2, tatanggalin lang po ang mas. Kopyahin po natin yung kae. Tapos, ang kapalit ng mas ay ru. Naging kairu. Plus, koto, ga, dikimas. Pasahin po natin. Oketsukede, okaniyo, kairu, kotoga, dikimas. Ibig sabihin, maaaring magpapalit ng pera sa reception. Confirmative question po tayo. Kaya mo bang magsulat ng kanji? Kanji o. Ang magsulat po ay kakimas. Ngayon po, kikilalanin natin ito kung group 1, group 2, or group 3. Ito po ay group 1 dahil naka-E-line. Tatanggalin po yan. Kunin natin yung ka. Ang ipapalit natin sa ki ay u-line. Magiging ku. Kasi ang kagrupo ng ki ay ka-ki-ku. Kaya naging ka-ku. Isulat na po natin ang pattern natin. At question marker ka sa dulo. Basahin po natin. Kanji o kaku koto ga dikimasu ka? Kapag kaya mo, sasabihin mo ay hai. Kaku koto ga dikimasu. Ibig sabihin po nito, opo, kaya pong magsulat. Kapag gusto nyo naman po mas maiksing sagot, ang sasabihin mo naman ay hai. Dikimas. Ibig sabihin po nito, opo, kaya po. Ngayon, kung gusto mo naman po na dito sa unahan ka mag-start, wala naman pong problema. Kapag hindi mo kaya, iye, yung maiksi na lang pong sagot ang kunin natin, diki, yung mas, papalitan mo lang po ng negative. Magiging masen. Iye, dikimasen. Ibig sabihin po nito ay hindi po kaya. Pattern number 2 na po tayo. Ang pattern number 2 po natin ay verb dictionary form. Susundan po siya ng kotoga dikimas. Ang ibig sabihin pa rin po ng pattern na ito ay kaya. Ang mga example po natin gagamitin ay manggagaling po sa mga naunang lesson po natin. Yung pinaka-verb lamang po nila ang ating aayusin. Kasi ipapasok po natin sa ibang pattern. Halimbawa po, kanji o yumimas, magbabasa ng kanji. Ngayon po, dadalhin natin siya sa salitang kaya kong magbasa ng kanji. Kanji o. Yung yumimasu, kikilalanin po natin kung group 1, group 2, or group 3. Ito po ay group 1 kasi naka-E-line. Tatanggalin po natin ito. Kopyahin po natin yung yo. Ang rules po ng group 1, yung E-line, papalitan ng U-line. Ang U-line ng mi, ang kagrupo niya ay ma-mi-mu. Kaya magiging mu. Naging yomu. At ilalagay na po yung pattern. Basahin po natin. Kanji o yomu koto ga dikimasu. Kaya kong magbasa ng kanji. Ngayon kung gusto mong ilagay yung salitang watashi wa, wala pong problema. Confirmative question pa po tayo. Pero po ito ay possibility naman po. Maaari po bang bumili ng ticket dito? Ang place of action natin ay dito. Ang dito po ay koko. Tapos partikel de. Ang bagay natin ay ticket. Ang ticket ay kipu. Tapos yung nang number partikel o. Tapos yung bumili or to buy ay kaimas.
Kikilalanin natin kung anong grupo po ito. Ito po ay group 1. Nakailan po siya, tatanggalin natin. Kunin po natin yung ka. Ang ipapalit kay E ay u-line. Ang kagrupo po niya ay A, I, U. Naging cow. At isulat na po natin yung pattern natin. At question marker ka po sa dulo. Basahin po natin. Koko de, kipo o kau koto gadi kimas ka? Maaari po bang bumili ng tiket dito? Kapag pwede or maaari, hi, maiksi na lang po. Hi, dikimas. Ibig sabihin, opo, pwede po. Or maaari po. Alin man po sa dalawa, maaari po, pwede po. Wala naman pong problema doon. Kapag hindi, iye, diki, masen. Ibig sabihin, hindi po maaari. Pananong po tayo. Mayroon na po akong sinulat na example po rito. Basahin po natin. Donna gai koko goo hanasu koto ga dikimasu ka? Ang ibig sabihin po nito, anong klaseng foreign language ang kaya mong sabihin or salitain? Kapag gai koko po, foreign country or ibang bansa. Kapag nilagyan siya ng go, nagkakaroon na po siya ng language. Gai koko go, foreign language. Ngayon po, kapag tinanong ka kung anong kaya mong sabihin ibang salita, halimbawa po sinabi mo, Eigo o hanasu koto ga dikimasu. Ibig sabihin, kaya kong magsalita ng English. Kapag Nihongo naman, Nihongo o hanasu koto ga dikimasu. Kaya kong magsalita ng Nihongo. Ang susunod po nating pattern, ito po yung gagamitin natin kapag sasabihin po natin yung ating hobby or yung ating mga bagay na kinagigiliwan or kinaaliwan. Una po, watashi no shumi wa blank desu. Yung sa blank po, noun po ang ilalagay po natin dito. Pangalawa po, watashi no shumi wa blank koto desu. Dito naman po, mayroon po tayong verb dictionary form. Example po tayo, ang aking hobby ay sumayaw po. Isulat po natin yung pattern. At ang noun natin ay sumayaw, dance. At yung ating des. Ito yung noun po natin. Basahin po natin. Watashi no shumi wa danso des. Next po, ang aking libangan or hobby ay tennis po. Ang noun natin ay tennis. Basahin po natin. Watashi no shumi wa tenesu desu. Ang next example po natin ay, ang kinagigiliwan ko ay music po. Yung interest mo ay music. Translate po natin. Sulat natin yung nasa taas. Ang noun po natin ay music. Ang music po ay ongaku. Basahin po natin. Watashi no shumi wa ongaku desu. Pattern number 4 po tayo. Ang pattern number 4 po natin, ito po yung mayroon tayong verb dictionary form. Basahin po natin. Watashi no shumi wa verb dictionary form koto desu. Example po, ang aking hobby ay ang pagbabasa ng libro po. Ulitin ko po, yung hobby po, ang tinutukoy niya ay yung libangan or kinagigiliwan or kinaaliwan po natin gawin. Sulat lang po natin yung nasa taas.
Watashi no shumi wa. Ano yung ginagawa natin? Pagbabasa po ng libro. Unahin po natin yung libro. Hon o. Yung pagbabasa po ay yomimasu. Magiging yomu. Lagyan po natin ng koto des. Ito po yung kinahaliwa nyo or libangan po ninyo. Watashi no shumi wa hon o yomu koto des. Ang next example po natin ay, ang aking hobby ay ang panonood ng movie or ang manood ng movie. Sulat ulit natin yung pattern. Ang libangan mo or kinagigiliwan mo ay ang panonood ng movie. Unahin natin yung movie. Eiga. At yung nang ay particle o. Ang panonood or manonood ay mimas. Group 2 po yun. Ang natira lang ay mi. Magpa-plus ru lang po tayo. Naging miru. At koto des. Ito po yung libangan or kinaaliwan po ninyo. Basahin po natin. Watashi no shumi wa ega o miru koto des. Pananong po tayo. Anata no shumi wa nandas ka? Anong hobby mo or anong libangan mo or kinagigiliwan mo? Yung anata no po, pwede na po itong wala. Kasi kapag kaharap nyo na po ang tao, hindi na po natin ito ginagamit. Nilagay ko lang po. Magiging shumi wa nandas ka? Nandito po yung pananong. Diyan po natin ilalagay ang ating sagot. Halimbawa po, ang kanyang hobby ay manood ng TV. Terebi o meru. Dahil dictionary form, lalagyan po natin ng koto at des. Terebi o meru koto des. Ibig sabihin, manood ng TV. Meron po ako mga sinulat po dito. Oyogu koto des. Mag-swimming po. Shashin o toro koto des. Mag-picture po. Eo kaku koto des. Mag-painting or mag-drawing. Utaw koto des. Kumanta po.